Kakain na ako. Mamaya na ako mag-upload ng mga video ko sa taas. Dami kong video. Mamaya na. Nakakadistorbo. Nakakadistorbo sa panulog ng TV, sa pagluluto. Nakakadistorbo. Ayun ako, kain tayo, Butchi. Ginawa ko to. Magaling na ako gumawa nito. Pwedeng lagyan to ng ano eh, ng adobo. Halimbawa, magawa ka ng adobong manok, adobong baboy. Tapos ilagay mo dito. Papatok malamang. Kasi masarap. At saka madaling lutuin. Kala ko mahirap lutuin to eh. Masarap. Masarap. Ganito lang ang buhay ko. May sisi. Dapat kasi, nung bata ako, hindi ko niisip na mahirap ako eh. Wala, hindi ako nag-iisip na lang naawa sa sarili ko. Siguro ganun. Wala lang, basta galaw lang ng galaw, hindi ako naawa. Hindi ako nag-iisip na mag-aral mabuti. Kaya lang ako nag-aral nun. Bakit? Kasi natutuwa lang ako na mataas na nakukuha kong grade. Nung elementary, parang hindi ako nag-aral. 75 na yung card ko nung grade 1 eh. Naiyak nga ako nun eh. Pero wala akong isip. Siguro hindi rin ako tinuturo ng nanay ko. Hindi ginagal. Wala akong isip nun. Nung grade 6, yan. Parang natutuwa ako na mataas na nakukuha kong grade. Yun lang. Pero yung kamo mag-aral, hindi. Hindi ako nag-aral. Nag-aral lang ako dahil natutuwa ako na mataas na nakukuha kong grade. Yun lang. Pero dapat, yung iba kasi, no? Di ba nag-iisip? Nagtatalino sila, nag-iisip sila ng kung paano kumita ng pera. Oh, hindi ko nilisip yan. Kahit na ano nga nun, papasok ng trabaho eh. Kaya nakapasok nga ako ng trabaho. O, diba? Sabi ko sa inyo, nag-domestic helper pa ako. No choice ako, wala akong trabaho nun eh. Nakapasok ako, di pumasok ako. Ang dapat ninyong gawin, din sa dahil meron ng ang YouTube, meron na nagpapayo sa inyo. Yung mga estudyante, mag-aral po kayong mabuti. Aral to the max. Yung pag pumasok kayo, huwag kayong nagkukwentuhan dyan na. Pag pumasok po kayo sa eskwela, mag-aral po kayo, huwag kayong nakikipag-chismisan lang kayo. Wala kayong ginagawa. Makinig po kayo sa teacher. Garal po kayo. Huwag po kayong pasaway na kukwentuhan. Kwentuhan ng kwentuhan. Ayaw mag-aral. Ang hirap po magturo ng nagkukwentuhan yung bata. Tapos nagkakalat pa kayo. Mag-isip po kayo. Ngayong uso na yung ano na to, YouTube. Uso na yung pag-a-advise sa inyo. Mag-isip po yung mga estudyante na yan, ano? Hindi po kayo pumasok sa eskwelahan at hindi po kayo ginagastusan ng magulang ninyo na kung ano-ano lang ginagawa. Mag-aral po kayo para tuloy-tuloy yung nalalaman ninyo. Wala tayong magagawa. Sa totoo lang, pwede naman pumasok sa trabaho na hindi nag-aral. Eh. Kasi tinuturo naman yung trabaho. Tapos, kaya lang, ganyan ang kalakaran natin. Kailangan mag-aral kayo. Mag-aral po kayo. Huwag niyong pahirapan ng teacher. Ang hirap ng estudyante. Nagkwento nga ako dyan yan. Estudyante ko papasok after recess. Ganito ang kwento niyan. Ako, kung saan-saan ako napunta. No? Ganito ang kwento niyan. Papasok sila after recess. Makikita mo, matutulog. Sabi niyo sa estudyante, Ma'am, totoo po na nagmamariwana yung mga kaklase ko. Totoo ba yan? Oo, ma'am. Wala, hindi.
Hindi nahuli nila eh. Pero sinabi ng estudyante ko lang. Tapos ang gagawin ano pag recess? Siyempre, totoo nga siguro ng mamariwana. Matutulog. O kaya ipapakita sa akin na nakaupo, tapos magpapaypay ng gano'ng electric fan. Ignore-ignore ka? Anong klaseng mga nilalang to? Hindi nahihiya, walang kahihiyan. Naku, napunta na sa pagsisermon ko. Walang kahihiyan. Wala talagang kahihiyan. Sabi ko, anong klaseng mga nilalang to? Hindi mo naman pwedeng harasin. Kasi ide-DepEd ka naman. Kaya mali yung sinasabi ng DepEd na hindi ka pwedeng magpagalit sa bata. Ang bata ngayon kakaiba. Hindi ka tulad ng bata nung araw. Nung araw, pumapasok ako, nakikita ko yung mga klase ko, lalo na hindi ready sa pagre-recite. Hindi tumitingin sa teacher. Kahit na ako, hindi ako nakikipagtitigan sa teacher. Hindi ako tumitingin. Tsaka behave. Wala ka man lang makitang kalat dyan. Kahit sa public ako nag-aral. Mabait ang mga bata nung araw ngayon. Ewan ko kung magbabago ngayon ng bata. Kaya yung mga teacher, meron ako naririnig ng mga teacher na ang tatapang. Hindi ko kayang ganun na sabihin sa bata eh. Sabi ko, ha? Kayang gawin ng teacher yon? Kinatakot din nila yung bata. Kasi hindi nga po marami pong bata. Halimbawa, meron ka klase. Tapos, may mga apat doon ng makulit. Hindi sumusunod. Akala mo papatayin ka. Ang hirap po nung ganun ah. Ang hirap ng ganun sitwasyon. Kaya, yung sinasabi ninyong yung kailangan yung bata, huwag ninyong takutin. Hindi na po natatakot ang bata. Ewan. Matatapang po ang bata ngayon. Pag-isipan po ninyo yan. Naku, napunta na sa estudyante. Yung pagkain ko. Ang hirap po. Nakikita ko nga eh. Yung mga co-teacher ko. Ang tatapang nito. Hindi ko kayang gawin to. Hindi naman ako pwedeng ganun. Ang tatapang. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya, mga estudyante, magpakatao naman kayo sa mga teacher ninyo. Huwag kayong makulit. Diba, nambabato. Nambabato yung kaklase. Hoy, yan lang. Huwag ninyong pahirapan ng teacher. Okay, yan lang. Bye-bye. I-upload ko na kagad to.